Good morning, everyone. My name is Kim Valiente, and I am your economics teacher. Handa na ba kayong lahat para matuto sa pinakaunang paksa na ating tatalakayin sa unit na ito? Please be reminded, kung meron kang hindi maiintindihan sa ating tatalakayin ngayong araw, pwede mong balikan ang video ito. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang kahulugan at kahalagahan sa pag-aaral ng economics. Pero bago ang lahat, narito ang paglipat ng layunin sa unit na ito. Maipamamalas ang pag-unawa sa mga panlipunang epekto ng desisyon ng individual, katulad ng kanyang pagpapasa sa halaga ng bilihin o epekto ng patakaran ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at kaagapay ang Panginoong Diyos sa lahat ng pagplano at desisyon ng isang mamamayan. At narito naman ang dapat na matutunan mo pagkatapos ng ating aralin sa araw na ito, na ipapaliwanag mo ang kahulugan at kahalagahan sa pag-aaral ng economics. At ang ating tanong sa paksang ito, ano ang kahulugan at kahalagahan ng economics at paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay? Bago natin simulan ang ating pagtatalakay, narito ang mga salitang may kinalaman sa ating aralin. Economics, oikos, nomos, at oikonomia. Lahat ng mga salitang yan ay ating aalamin. Sa araw-araw ay gumagawa ng desisyon ang tao mula sa simple hanggang sa pinaka-komplikado. Nagpapasa siya kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami niyang pamimilian. Bata man o may edad, basta't may pangangailangan at kagustuhan na kailang mapunan, ay masasabing may uugnay ang kanyang sarili sa economics. Kumakain at umiinom ang mga tao araw-araw. Ang kanin na kanyang kinakain ay nagmula sa palay na itinatanim ng mga magsasaka, ibebenta sa pamilihan at binibili ng mga tao. Ang ulam tulad ng isda ay hinuhuli ng mga mangingisda, dinadala sa mga pamilihan at binibili ng mga tao. Sa kabila ng lahat, mapapansin na mayroong kaayusang nag-uugnay sa bawat isa. Halos lahat ng produkto at serbisyo na dumarating sa mga tahanan ay tila isang palaisipan kung saan nagmula at kung paano naihatid sa mga tao mula sa lumikha nito. Mas madalas nga, hindi pa natin nararating ang mga lugar kung saan nagmula ang produkto at serbisyong kinukonsumo natin. Kaugnay nito, naisip mo ba kung ano ang economics at ano ang kaugnay nito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin? Ang salitang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikos, na ibig sabihin ay sambahayan. Nomos, ibig sabihin patakaran. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang Griego ito, ito ay oikonomia, na ang ibig sabihin ay management of household or pamamahala sa sambahayan. Ano nga ba ang kahulugan ng economics? Sabi sa ating pag-aaral, ito ay isang sangay ng alhang panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad ayon kay Mankey. Ang sambahayan tulad ng lokal at pambansa ekonomiya ay gumagawa ng mga desisyon. Nagpaplano ito kung paano mahati-hati ang mga gawain at nagpapasya kung paano hahatiin ang limitadong resources sa mga maraming pangangailangan at kagustuhan. Ang pagpapasya ng sambahayan ay maaaring nakatuon sa kung magkano ang ilalaan sa pangangailangan sa pagkain, tubig, tirahan at ibang mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Samantala, ang pamayanan katulad ng sambahayan ay gumaganap din ng iba't ibang desisyon. Ang pamayanan ay kailangang gumawa ng desisyon kung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin, paano gagawin, para kanino gagawin, at gaano karami ang gagawin. Ngayon, lumalabas ang mga batayang katanungang nabanggit dahilan sa suliranin ng kakapusan. May kakapusan dahil may limitasyon ang mga pinagkukunang yaman
at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil sa kakapusan, kailangan ng mekanismo ng pamamahagi ng limitadong pinagkukunang yaman. Ang kakapusan ay kaakibat na ng buhay dahil may limitasyon ang kakayahan ng tao at may limitasyon din ang iba pang pinagkukunang yaman tulad ng yamang likas at kapital. Ang yamang likas ay maaaring maubos at hindi mapalitan sa paglipas ng panahon. Samantala, ang yamang kapital tulad ng makinarya, gusali at kagamitan sa paglikha ng produkto ay may limitasyon rin ang dami ng maaaring malikha nito. Sa gayon, kailangang magdesisyon ang pamahalaan o ang pamayan mismo batay sa apat na pangunahing katanungan pang-ekonomiya na makakatulong sa lahat. Bilang isang mag-aaral ng economics, since alam natin na napakalimitado ng yaman or ng resources na meron tayo, so ano kaya ang maaari nating gawin para patuloy nating makuha ang ating kagustuhan at pangangailangan? Ngayon naman, dumako na tayo sa kahalagahan ng economics, paano ito makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makakatulong ito sa mabuting pamamahala sa pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang may tutulong nito sa iyo bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan. Bilang isang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Maaari mo ding itong maunawaan ang batas at programang ipinapatupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga choices na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan sa mga isyu tungkol sa pag-aaral, pagkita, paglilibang, paggasta at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan ay maaari mong magamit ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Ang iyong kaalaman ay makakatulong upang makapagbigay ka ng makatwirang opinyon tungkol sa mahalagang pagdidesisyon ng iyong pamilya. Ngayon, bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari din itong humubog sa pag-unawa, ugali at gawi sa pamaraang makatutulong sa iyong pagdidesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Ngayon, it's your time. Ano ang ibig sabihin ng economics? At paano nakakatulong ang economics sa pang-araw-araw na pamumuhay? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway meron kang naintindihan sa ating tinalakay ngayong araw na ito. At kung meron kang gustong balikan, pwede mong i-review ulit ang video ito. Tandaan, ang lahat ng bagay sa mundo ay napakahalaga, kaya gamitin ito sa maayos na paraan para sa ikakaunlad ng ating sarili at sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat and have a wonderful day.